Hello guys! Welcome back to my channel! Sorry ah, kagaling ko lang natapos ko yung hulog ko na 30 minutes straight sa aking afternoon. So, my day is complete. Welcome back to Evelyn Ogre, the vlogger! Guys, thank you so much. Kahit nag-watch kayo, paki-like naman. Paki-subscribes naman po. Ako lang po yata yung pinaka mababa na subscriber na vlogger ngayon. So okay lang naman yun. Pero kung pwede, paki-support naman sa mga baguhan. Guys, ang gagawin kong video ngayon is karugtong doon sa aking paano ako nakarating ng US at paano ko nakilala yung AFAM. Yung about naman doon sa nangyari sa akin sa Florida. So nakalabas na kami ng JFK dito sa my New York airport all the way to Florida. So dumating kami na madaling araw, sinundo kami ni Jenny and Ed, ang best friend ng aking husband, at kumain kami sa Denny's restaurant around 4 a.m. early in the morning. So meron kaming pinakamalaking serve na breakfast, apat. So afternoon, kumain kami, tapos umuwi na kami. So doon ko nakita yung bahay ng asawa ko. Yung ano ng asawa ko, hindi naman kalakihan, maliit lang, very old na house, pero survivor sa hurricane. Yun ang pinagmamalaki niya. So syempre tinanggap ko siya, ganun siya since nag-uusap kami. So talagang mahal ko siya. At nagkakaintindihan kami. Tapos yun na yung life ko dun sa Florida. Yung life ko sa Florida in 3 months. 3 months ako nag-stay sa kanya ng ano talaga, ng straight. Oo. Kasi ang validity na binigay sa akin ng immigration, yung tinatakan ako, is dapat lalabas ako ng by October. O 6 months lang yun. So before 6 months, dapat lumabas ka na ng US para hindi masira ang iyong 10 years multiple visa. Visa! Okay. Tapos, ano ko nga to? Tapos, yun na. Sa 3 months ko na yun, dahil may business yung asawa ko, small business niya, pag personal lang, tama-tama lang, makabuhay ng isang pamilya. Okay, very simple lang yung life niya dito sa Florida. Tapos, sama-sama ko sa kanya kung saan siya magtrabaho. Yun ang nagiging lifestyle ko. Tapos, hindi naman ako makalabas kasi hindi pa ako pwede mag-drive, wala akong papel, hindi ako magpag-trabaho, everything. Sa Florida kasi, very strict yung cities, Florida na yun. So, hindi sila masyado tumatanggap ng mga, alam mo naman yung mga under the table. So, okay na, yun na yun. Tapos, yung nakilala ko sa ano, sa Facebook, name niya is si Velma. Tapos, sabi niya sa akin, nag-text siya sa akin. Pero decided ko na talaga, uuwi ng Pilipinas. Bago dumating yung October. Oo. Kailangan ko lumabas para babalik ako ulit. Para makita ko ang aking fiancé. aking husband ngayon. Tapos, yun na. Nag-text siya sa akin. Sabi niya, Lynn, bakit ayaw mo i-try yung New York? Maraming trabaho, sabi sa akin. Sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, wala kasi akong kalam-alam. Tapos yun, nag-usap kami. Sabi niya, marami dito ang trabaho. Maraming tumatanggap dito na wala papel. At may agency din na tumatanggap na wala kang papel. Alam mo ba yung gano'n? As long na wala kang ginawang krimen, so pwede ka doon. Ang New York kasi is napakalaking city na sinasabi nila na hindi natutulog. Oh, malaking city yan. Tapos, yun na. So, kinausap ko yung husband ko ngayon na sabi ko, baka pwede mo akong payagan. Bigyan mo ako ng 1 week. Sabi ko, 1 week. Pag hindi ako makahanap ng trabaho, babalik ako. So, una, ayaw niya labag sa kalooban niya. Wala kasi siyang alam. Takot siya na baka ma-block ako at hindi na ako makapasok muli. Siguro, pag ma-block ka yata dito sa Smurd, another 5 years. 5 years kaya hindi ka makapasok ng US or 10 years bago ka naman ma-refresh yung pangalan mo ba kasi ma-blacklist ka. Yun ang pagkakaalam ko. Tapos, labag man sa kalooban ng asawa ko, na-convince ko rin siya. Sabi ko, bigyan mo ako ng 5 days, 1 week, babalik ako dito
at mag-i-stay at mag-aantay na lang ng bago mag-October, uwi na ako ng Philippines. Kasi may ticket naman ako eh. Ready na yung ticket ko. Kasi round trip ticket nga naman ang ano ko, diba? Pasok ko US and Philippines. So, napapayag ko yung asawa ko. So, andun yung takot niya. Kasi, ano siya eh, yung... hindi ko alam yung kung sino pa yung mga originality na nakatira dito sa US. Sila pa yung takot sa atin. Alam mo ba yun? Pero sabi ko sa asawa ko, trust me, babalik ako after 1 week kung hindi ako makahanap ng trabaho. And then, tapos chinecheck ng asawa ko yung area sa internet. Chinecheck niya kung gaano ka-safe. Sabi niya, mag-ingat ka doon kasi maraming black people. Magaganong-ganong. Dami siyang sinasabi. Dami siyang haka-haka sa kanyang utak na madisgrasya ako. Siya daw sisihin ng pamilya ko kahit wala naman, kahit hindi naman involved yung pangalan niya. Oo, alam naman kasi ng pamilya ko na siya ang sinamahan ko dito. So, yun na nga, sinapapayag ko siya, sasabi niya. Tapos binigay niya ako ng $500 pero hindi niya alam na meron akong cash na pera noon nga. Galing pa sa Russia, tapos dala-dala ko sa Pilipinas, tapos dala-dala ko pa dito kasi inaano ko talaga, sinisave ko yun kasi para in case na hanapan ako ng tawag nito, ng show money. So, meron ako. Diba? Siguro nakalimutan niya kasi sinabi ko sa kanya, sabi ko, Han, meron akong pera dito. Sabi niya, you have to keep it, sabi niya. So, yung pera niya ang aming ginastos. Yung sa kanya lahat yung, ano naman yung pumunta, nakita kami sa kanya. Oh, ayaw niya ako pagustusin nga yung mga biyahe-biyahe namin, sa kanya lahat yan. So na-save yung pera ko. So, hindi niya siguro natandaan na may pera ako. So, ayun na, lumipad na nga ako ng New York, sinundo ako ng kaibigan ko. Naging kaibigan ko lang siya sa Facebook. Tapos, nakitira kami sa isang Pilipina, may apartment. Tapos, nag-upa kami dun dalawa sa isang kwarto, dalawa kami. So, natulungan naman na ako. Tapos, pumunta ako ng mga agency kahit hindi ko pa alam. Natuto ako kasi... Alam mo, ang gulo, sa unang punta mo dito, ang gulo ng ano ng setup ng ano nila, subway nila dito. Oo. Mas naaano pa ako, mas lalo ko pang maintindihan yung way ng yung nasa Russia ako sa Moscow, yung subway nila doon, maintindihan ko pa. Kasi may mga arrow, may mga ano, dito wala, pag anong ganon, sabi ko. Sumasakit yung ulo ko nung una, syempre, umpisa pa lang. Siyempre, nasa trabaho siya, hindi ka naman niya pwedeng samasamahan. Pag nag-day off siya, samasamahan niya ako. Hanggang sa nakahanap kami ng, ano, ng employer. Yun, ang una kong trabaho, yung anim yung anak, yung mga Jewish family, anim yung anak, taga, labandira ako dun eh, labandira ako. Tapos, ang sahod ko nun is, $7.50 a week ata ang sahod ko nun. So, pinagtiyagaan ko yun talaga kasi kailangan ko. Ibig sabihin, yung pinagtiyagaan na ano, $7.50, tapos mababawasan pa yung pamasahe. So, konti na lang. Pero okay na yun. Malaki na yun, no? Malaki na yun. So, yun ang una kong sweldo. Tapos, nung una kong sweldo, sabi ko sa asawa ko, sabi ko, oh, nakahanap ako ng trabaho. Sabi ko, ganun. So, sabi niya, ah, talaga? Sabi sa akin. Tapos, sabi ko sa kanya, sige, ibabalik ko yung pera binigay mo sa akin, $500. Sabi ko. Binalik ko sa kanya. Tapos, may pera pa akong savings ko na daladala ko pa. So, nung nagtuloy-tuloy na, sabi ko sa asawa, tuloy-tuloy na yung aking trabaho. Okay lang ba? Sabi niya, ayaw man ang asawa ko, pero nabuboring kasi ako doon. Nabuboring talaga ako sa Florida. Yung, ewan ko, kasi hindi ako sanay. Oo, nabuboring ako doon na nakahilata ka lang. Tapos, sasama ako sa asawa ko. Tapos, pag wala na siyang trabaho. Kasi, ano eh, ang lifestyle niya kasi iba eh. Yung magpupunta kami sa mga subdivision kasi may mga contact na siya. Mga subdivision na papalitan yung mga ilaw, check yung mga electricity kasi electrician nga siya. Tapos, mga alas dos, alas tres, uwi na kami. Tapos, pagkatapos ay matutulog na kami, gigising kami, alas 8, sabi ko, ay, sabi ko, tapos gigising ka, tapos nood na ng TV, tulog na naman, sabi ko ganito, sabi ko, hindi ako sanay. So, hanggang sa, ano na nga, sabi ko, baka naman pwedeng ano, sabi niya, ikaw, siguro naawa siya sa akin kasi
nalulungkot ako doon, tsaka wala naman ako masyadong kakilala doon, tsaka takot nga ako sa mga ano, sa mga kapwa Pilipina na magtiwala ka ba, kasi ano na yan eh, common words na yan sa atin, di ba? So ako rin, marami na rin akong experience na parang yung dinadown ka ng kapwa mong Pilipina. So ako na lang mag-let go, ako na lang mag-ano. So hindi naman lahat ng Pilipina, kasi naranasan ko na yan eh, yung dinadown ka kasi ganito ka, walang-wala ka. So sabagay, ugali nila yan. So kung ikaw nakakaintindi, ako nakaintindi, ako na lang lalayo. O, diba? Hindi naman ako mamamatay kung wala naman akong kaibigan. May pamilya naman ako nagmamahal sa akin. Meron naman akong fiancé. So, pero meron, mas maganda pa rin talaga na may kaibigan ka na nagkaintindihan kayo. Yung hindi ba yung inggitan, yung idadown ka kasi ganito ka, ganito, ganito ka. Okay, to be continue tayo guys, kasi ang alaga ko, pinapabalik ko siya doon. Bigyan ko siya ng snacks muna. Baka nagugutom. So, yun na yun. Sabi ko, mas maganda naman talaga may kaibigan ka na nagkaintindihan kayong dalawa, lalo na mga kapwa Bisaya, sana, o diba, nagkakaintindihan. So, yun na yun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung trabaho ko, tapos, dyan ako sa Woodside, sa Roosevelt. Tapos, nalaman ko na pwede akong, kumbaga nakapaghanap ako ng mga idea, nag-iipon-ipon ako ng mga, excuse me, nagtatanong-tanong ako ko ng mga idea ko dapat gawin na, kasi nga, nagpa-file ako ng divorce noon. Nagtanong-tanong ako, kasi plano ko na talaga, ayaw ko na umuwi. Mula nung nag-continuous na yung trabaho ko, kumikita na ako weekly, nag-decide na ako, ayaw ko umuwi. So, yung husband ko, labag sa kalooban yung ginawa ko. Sabi ko, hindi, magtiwala ka lang, sabi ko sa kanya. Lalapit ako ng abogado, yun ang sabi ko. So, yun na nga, nakahanap ko ng Pilipinong abogado at nagpatulong ako sa kanya. Siyempre, hindi naman yung free lang. So, nagkonsulta ako sa kanya kung ano kung dapat gawin. Alam ko naman na, gagawin mo lang naman ito kung talaga meron kang sure na sasalo sa'yo. Kasi dito kasi sa US, pag once na merong siguradong sasalo sa'yo, yung boyfriend mo, fiancé mo, yun kasi ang pinakamadali na magkaroon ka ng papel. Oo. Pero sa amin naman, alam ko naman na naandyan siya. So, kaya nagpatuloy ako. Sabi ko, so, nag-file ako ng divorce. Mga August yata yun eh. Ilang ako sa New York, nag-file ako. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya, sige, matutulungan kita. Pero, ang binayaran ko noon is $1,500, pero hindi ko binayaran ng full. Babayaran ko lang yun every time na may update. Umabot din ng 1 year ang filing ko. Supposed to be, hindi dapat tatanggapin daw yun eh, pero nakalusot ako. Kasi, ang pagkakaintindi ko, bago ka makapag-file ng divorce, pag nasa base ka na sa New York, kung umabot ka na ng 2 years, stay. Ganon. Pero hindi ko alam kung anong ginawa nila nun. Kasi kung doon ako sa Florida, kami na extension. So, wala na. Hindi ko na inano yun kasi ayaw ko na bumalik doon. Tsaka wala naman ako income doon. So, nanatili ako sa New York. So, sabi ng abogado, sige, explain mo sa akin. In-explain ko sa kanya. So, sabi ko, ganito po yun, meron akong boyfriend at willing naman siya at gusto ko mag-file ng aking divorce sa aking ex-husband doon sa Pilipinas. Sabi niya, ano bang status niyong ganito? Ganito sabi ko, matagal na kaming hiwalay, siguro 13 years ago na. And then, hindi siya nagsusupport sa mga anak ko. Ako lang nagpapaaral ng 3 kong anak until now. Hindi siya nagsusupport, kahit hingihan ko siya ng support dati, habul-habulin ko lang, ako na lang napagod, ako huminto, ako nag-let go, kasi nakakapagod maghabol sa mga taong ayaw naman talaga magbigay ng support, kasi kung ikaw parents ka, may malasakit ka sa anak mo, hindi mo titingnan ang sitwasyon ninyong dalawang mag-asawa, titingnan mo yung magiging buhay ng anak mo, ganun dapat yun, oo.
kaso lang, napagod na ako sa kanya. Sa kakahabol, kakahingi na 1,000. Ita-travel ko pa, Fairview to Makati, balik pa. Ano na makukuha ko noon? Sakit sa ulo. Nakasampal pa ako ng... Alam mo ba yung mga ganun nga stories? Ayoko na sanang balikan yun. Tapos, minsan na ano lang kasi sa utak ko. Kasi minsan yung bugso ng damdamin mo. Minsan, bilang nanay ka ba na hirap ka na magpalaki na tatlo mong anak. Tapos, ikaw lang mag-isa. Parang napaka-unfair sa iyo yun. Pero, ang balik naman sa akin ni Lord, no, na sobra-sobra naman. O, diba? Napagtapos ko yung dalawa kong dalaga ng college. Tapos, ngayon naman yung isa kong anak. Sabi kong ganun. So, nagiging okay naman yung buhay ko after nung mga nag-let go na ako lahat-lahat na hindi ko na kailangan ng ano kahit yung sana ko sana lang siya magbibigay. Ganun eh. Ganun dapat ang parents eh. 'Di ba? Kasi ang sitwasyon ninyo dalawang mag-asawa, hindi naman involved. Hindi naman kasalanan ng mga anak 'yun eh. Kasi sa inyo 'yun eh. Problema niyo 'yun eh. Ang nangyari, napagod ako sa kakahabol, sa kakahingi na suporta, sa kakapakiusap, ganun. Marami hindi akong ginawang paraan. So, yun na yan. So, sabi ng abogado, hindi na niya kailangan ng pirma. Ang gawin niya lang, ang gawin niyo lang, eh magpa-serve kami sa kanya na alam niya na file ako. Sabi ko ganun. Sabi ng abogado ko. So, ginawa nga namin. Oh, thank you so much mo nga pala doon kay Ate Ann Padilion. Siya ang nag-ano sa akin dahil sila magkakilala ni Velma. Tapos, si Ann Padilion at saka si Kuya Edgar. Sila nag-ano sa akin sa Pilipinas. So, sila ang nag-serve. Tapos, pinadala doon sa... Inano doon sa Davao, personal na iabot ang aking divorce doon sa aking ex-husband sa bahay nila ngayon sa Davao. Nasa Davao siya ngayon eh. And then, yun na, napag-alaman namin na wala pala siyang complete ID para makapasok doon sa DFA ng Pilipinas ng US. Oh, kasi dapat papasok siya doon at personal sila mag-uusap ng konsol bago pipirmahan, ganun yun. Eh, wala siyang ID, so nagpa-serve kami ng tao. Ngayon, ginawa ng affidavit na nakita niya, ganitong-ganito. Mga explanation ba na nagpatunay na nakita niya na, tapos naibigay niya yung papers ko na nag-file ako ng divorce. So, tinanggap naman niya. Hindi niya kailangan ng pirma, sino siya? So, yun na yun. So, naaprubahan naman yun. Naaprubahan ng US Embassy na pirmahan at pinadala dito sa ano sa New York dito sa address ng abogado ko sa dito sa May Woodside pinadala. So pagkat siguro nag-working lang yun ng siguro may mga isang buwan lang yata yun, 2 months. Mga sandali lang yun ng ano affidavit tsaka yung process na yun. Ang tagal yung pagpasok yung dito na sa US, yung pagpasok doon sa judge. Oo, dito sa May New York, doon na pag natagalan. Basta, umabot siya ng 1 year. Kasi lumusot siya ng ano eh, July, ano ba yun? July, sandali. May lista ako dito eh. Excuse ha? May listahan pa ako. Ang ano namin, divorce namin approve ng July 2018. Oo. Tapos sabi ng ano, nung hindi pa ako na-approve, nagbabiyahe kami ng asawa ko. Minsan binibiro ko siya, hindi mo pa rin ako i-engage. Sabi niya, eh bakit kita i-engage? Di ka pa naman divorce. May asawa ko pa rin naman eh. Siya kasi divorce siya eh. Divorce kasi yung asawa ko sa ex niya. So, yun na yun. So, na-approve nga ng July. So, yun. Yung July na yun, nag-celebrate kami ng asawa ko. Nag-trip kami going to, umunta kami ng, ano, ng Liberty. Statue Liberty. Nagpunta kami sa New York. Dito kami sa Times Square, nag-rent ng hotel. Nag-celebrate kami ng nag-celebrate kami dalawa sa pagkalabas ng aking divorce. Oo. Tapos, yun na. Nagpunta kami ng Brooklyn Bridge. So, may mga pictures kami. So, lahat ng mga pictures na yung mga memories namin, iniipon ko yun kasi isa yun sa
magiging requirements ng immigration once mag-apply na kayo ng green card. Pag kayo mag-asawa na. Nagpunta kami sa... Kung saan sa kami nagpupunta, nagbabiyahe kami habang nagtatrabaho kami. Kasi long distance kami lagi. LDR kami, so always honeymoon kami pag once kami nagkikita. Di ba? Very sweet. So, kahit magkalayo kami, hindi pa rin nababawasan yung sparkling namin dalawa. Lalo na ako. So, very sweet kami sa isa't isa. Siya, hindi siya masyado showy.